So guys, andito na yung papers ni Lunsy. Wow. And syempre, andito na rin yung liter ticket ng puppies natin. So it's official guys, nakalagay na dito kung ano yung kennel natin. And ang pangalan natin is Bok Bully Kennel. So dahil nga dyan, magkakaroon tayo ng bagong logo. Bagong logo, bagong intro. Let's go! So guys, nakita nyo naman yung malupit na ating logo. Ito na yung magiging logo natin dito sa YouTube. At ito naman is yung para sa kennel natin. So guys, nakita nyo naman yung mga logos natin. Ang lulupit, di ba? Walang ibang gumawa yan kundi si Mr. Carl, ang pinsan ko. Yes, siya yung nag-guest dati dito sa My Supplements. Napakalupit niyan. And guys, kung gusto nyo ng ganito kalupit na logo, PM nyo lang si Carl. Ayan, ito yung Facebook niya. Garantisado yan, napakagaling gumawa ng logos niya. Hindi lang sa kennel, pwede rin sa mga business niyo, or kaya gusto niyo sa mga design sa mga t-shirts, pwede rin yan. And sinasabi ko sa'yo, hindi ako mapapaya. Napakalupit. Minsan, kung ano yung ina-explain mo na design na gusto mo, sinusunod niya. Pero yung lumalabas, beyond expectation. So, PM nyo na guys, si Carl. Malupit yan. So, ito na nga guys. Ito na yung paper si Lunsy. So, bakit nga ba sa PBK si ko pinasok si Lunsy? Actually, si Lunsy kasi wala siyang papel dati. Dahil nga, yung tatay niya is UKC registered. And yung nanay niya ata, hindi ko alam kung nakaregister doon sa kung anong kennel club. Kaya naging single registration na lang ngayon si Lunsy. So, yun nga, isa sa nagustuhan ko sa PBKC, nag-a-accept sila ng single registration. Wow! Yung talagang chine-check nila kung yung aso mo talaga is American Bully or Exotic Bullies mo yan. So, ito yung papers natin. Ito yung paper natin. Nakalagay dito yung pangalan ng aso, yung pangalan ko as the owner of Lunsy. And nandiyan na rin yung mga informations regarding sa aso nyo. So, dito guys, nakalagay yung ito si Lunsy. Ayan, ito yung sire, yung tatay niya, ito yung dam, yung nanay niya. And yung iba makikita nyo, unknown. Pero okay lang yan, kasi single registration lang naman si Lunsy. And guys, isa pa sa nagustuhan ko sa PBKC, napakabilis ng ng pagpaprocess. Parang 1.5 months lang ata. Mga last week of September ko pinasa tong registration. Ito nga, November pa lang dumating na, kasama na yung liter tickets ng puppies natin. And isa sa nagustuhan ko dito, libre na yung bully ledger niya. Ayan, so makikita niyo dito, meron tayong QR code dito sa papel ni Lunsy. Ayan, ayan. Ayan guys, may QR code. Ayan. So pag in-scan mo yan sa cellphone natin, diretso na yan sa diretso na agad yan sa bully ledger na libre sa PBKC. So, yun yung mga nagustuhan ko sa PBKC paper. Ito naman yung liter ticket ng puppies natin. So, kung bibili kayo ng puppies ko, dito nyo ilalagay yung informations nyo. Tapos, dito naman yung gusto nyo ipangalan sa puppy nyo. Tapos, kung anong ipapangalan nyo sa kennel nyo. And kung anong color ng puppy na binili nyo sa akin. So ito nga, katulad nito, sample nito, si Sir Julius, bumili na sa akin ng puppy. And nagpapasalamat ako, Sir Julius, sa pagpili kay One Eye. Salamat kasi nagustuhan mo si One Eye. And sana mag-enjoy ka kasama si One Eye, napaka-lambing na tuta. And yun, One Eye, pakabait ka dyan sa kanila. And sana mapasaya mo talaga si Sir Julius. So yun guys, kung magpapaprocess kayo ng papers, ang kilala ko lang kasi dito na nagpaprocess ng PBKC is si Sir Joseph. So ito, PM nyo lang Sir Joseph dito sa Iloilo. And pwede naman rin kayo mag-direct kay Sir Kaser. Ayan. Actually, sila yung pinaprocess ko ng papel ko. And yun, yung nagustuhan ko kasi ang bilis lumabas talaga ng papel.
mga isa't kalahating buwan lang nandito na. Na-excite lang kasi ako talaga kasi dumating na yung papel nila dun si at saka ng puppies natin. Since nakuha na nga yung isa nating puppy na si Juan ay meron pa tayo dyan, tatlong male. Si Pluto, si Carr, at saka si Luncio. So wala pa silang owner, so papakrap muna natin silang tatlo and try natin kung pwede natin ipakita yung pagkakrap sa kanila sa mga susunod natin na videos. So ngayon, papakita ko na lang muna ang keeper natin na female, si EI. Ngayon, 3 months na si EI and gusto ko sana magkaroon ng monthly update sa kanya para makita natin kung ano pa yung i-improve natin sa kanya. Makita natin yung transformation ni EI. So ano pang hinihintay natin guys, diba? Ito na si EI, let's go! So guys, ito na si EI, ang tip ko sa litter ni Lindsay and ni Ninja. So, ongoing 3 months na siya, it's coming November 25. And, yan, malaki pa rin ulo niya. Oo, oh, diba? Feeling ko okay naman yung pagpapalaki ko. And guys, comment nyo below kung may mga nakita kayo na kailangan natin i-improve. Pero as of now, 3 months pa lang din siya. And nung mga nakaraang weeks, nagkaroon siya ng, ng allergy sa dog food. Pinalitan ko na, hindi siya pwede sa pork-based na dog food. So, kailangan beef at saka chicken lang yung pinakakain. So, ito na siya guys. Yan, yes. So, ito na yung kit natin guys, si EI. Yan. Okay naman yung pagpapalaki ko sa kanya. So, masaya naman siya ngayon. And, patakbo-takbo lang. Napatakbo to kasama yung mga kapatid niya. And, yan, mukhang happy naman siya. Ganyan. Yan, ipapakita ko ngayon yung first month niya, ay yung day old niya. Tapos, kung meron akong 1 month old siya and 2 months old siya. Ayan. Tapos ito na siya ngayon. Na, EI? Ayan. So, ito na si EI. Ayan. Laki ng ulo niya, guys. No? Ayan, nakita niyo yun. Mga tama niya na yan. Tapos namumulo pa yung balat niya. So, tinamaan nga talaga ito ng alay. Ayan, nakita niyo yun. Ayan. Tama ng allergy niya yan. Kaya ngayon, beef paste na lang siya. So, pwede sa pork. So, plan ko, bigyan pa rin siya ng magandang pagkain para mag-buff pa yung katawan. And, so ngayon, may binibigay akong probiotics sa kanya. Maganda kasi na-absorb niya talaga yung kinakain niya. Happy ako sa ginagamit ko na probiotics. So, ito na yung update natin kay Yay. Ano, Yay? Ayan. Ayan.